Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 20 ng Mayo at ipinagdiriwang dito sa pambansang Dambana ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Mga Grasya, ang Mahal na Birheng pinipintuho ng ating mahal na Santo Padre Pio. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa Mahal na Birhen para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ani ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Ikaw na nagali God.
lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ang mahal na ina ng mga grasya, ipagkaloob mong makamta namin ang galak ng buhay na di matatapos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Epeso ang isang Hudeyog ng ngangalang Apolos na ipinanganak si Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturoan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudiyo. Narinig na mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at do'y ipinalawanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudiyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Awit at purihin ang mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang mga madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo, at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa via live streaming. Ano po ang nais ninyong hilingin sa Ama sa pagkakataong ito? Anong inyong daladala sa pagpunta dito? Anong inyong nais? Anong gusto ninyong makamtan? Sabi ni Jesus sa mabuting balita, "Ano mang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay niya." Naniniwala po ba kayo doon? So, ibig sabihin, paano yung mga humiling ay hindi pa na ipagkakaloob? May ilan sa atin ditong nagpapabalik-balik dito. May gustong mahiling, may gustong makamtan, ay hindi pa ipinagkakaloob. Ibig sabihin ba ay mahina silang magdasal kaysa sa iba? Meron sa atin ditong isang punta pa lamang, nakamtan agad ang kahilingan. Kaya merong iba sa atin ditong naririto at nagpapasalamat sapagkat nakamtan nila ang hinihiling. Mga minamahal, totoo po at dapat nating paniwalaan ang sinabi ni Jesus. Ano mang hilingin natin sa Diyos, sa Kanyang pangalan, ipagkakaloob ng Diyos. Ang problema, baka mali ang hinihingi ninyo. O baka iba ang pamamaraan ng inyong paghingi. Tingnan po natin, sapagkat kung lahat ay kayang ipagkaloob ng Ama sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, ay baka mali ang inyong hinihingi. Baka ang hinihingi ninyo ay kayo ay bumait. Baka kayo narito, "Panginoon, sana po ako'y bumait." Hindi kayo babait sa pagsimba dito. Walang magic ang misang ito. O baka ang inyong dasal, "Panginoon, sana po ako'y maging banal katulad ng mahal na birhen ay pinagdiriwa ngayon." Ay kahit kayo ilang linggong laging naririto at sumisimba, hindi kayo magiging banal. O baka ang ilan sa atin dito mga may sakit, baka ang inyong hilingi, "Panginoon, pagalingin po ninyo ako." Baka po mali ang ating hinihingi. Mga minamahal, lahat ng ating kailangan na tinihingi na ipagkaloob na ng Diyos, minsan lamang hindi natin nararamdaman o hindi tayo aware o nalalaman ito na pala ang kaloob ng Diyos. Mali po ang paghingi na bumait. Kahit ilang haplos ninyo kay Padre Pio, hindi kayo babait. Dahil ang dapat na hingin ninyo, yung lumalim kayo sa pagmamahal sa ibang tao. Ang dapat hilingin ninyo, yung lumawak ang inyong pangunawa sa inyong mga kapitbahay na chismosa.
Yung lumalim ang inyong pagpapatawad sa inyong mga asawang laging lasing. Yung lumawak kayo sa pag-intindi sa inyong mga anak na pasaway, yun. Yun ang inyong hingin. Sapagkat kahit anong hingin ninyo ng kabaitan, hindi ipagkakaloob ng Diyos ang kabaitan. Ang ipinagkakaloob niya ay mga pagkakataon para tingnan kung kaya mong maging mabait. Yun ang ibinibigay ng Diyos. Kaya ipagpasalamat ninyo ang inyong mga chismosang kapitbahay. Kaloob yan ng Diyos para pahabain ang inyong pasensya. Ipagpasalamat ninyo minsan ang inyong mga pasaway na mga anak. Pagkakataon yan ng Diyos para palalimin ang inyong pagmamahal. Ay tingnan ninyo, kahit laging lasing ang inyong asawa, kahit laging pasaway ang inyong mga anak, eh bakit kayo nagtatrabaho para sa inyong pamilya? Baka ang hinihiling niyo'y Panginoon, alisin mo na po ang aking mga problema ay siya. Mamamatay lahat ng tao sa paligid ninyo pag yun ang hiniling ninyo. Sapagkat minsan ang problema ay dulot ng ibang tao. Kaya tama ang sinasabi ni Jesus, ipagkakaloob lahat ng Diyos, yun ay kung tama ang iyong hinihingi. Eh kung naririto ka, pumunta ka sa Padre Pio kahit mabanas at napakainit, sugod ka dito, tapos ang iyong dasal, Panginoon, ako pibigyan ninyo ng biyaya sapagkat hindi po ako katulad ng aming ng ibang taong hindi napunta dito, eh di mali. O kung pupunta kayo dito, tapos magpapapicture lamang kayo, tapos ipopose nyo sa inyong My Day, visited the National Shrine. Nasabihin ng inyong mga kaibigan, kung kagaling mo, nakapagdasal ka sa Padre Pio, nagdasal ka nga, o nagpapicture ka lamang. Sayang! Dahil, ang dahilan ng inyong pagpunta dito, ay iisa, hindi si Padre Pio. Kailan may hindi nagkakaloob ng kagalingan si Padre Pio? Kahit pudpudin ninyo ang kamay at paa ni Padre Pio ng paghaplos ninyo, at kahit manligo kayo sa holy water doon sa sanctuary ni Padre Pio, hindi tayo magkakamit ng kagalingan dahil hindi si Padre Pio ang ipinupunta dito. Ang ipinupunta dito, si Kristo. Wala nang iba. Kung kayo ay may iba pang dahilan ng pagpunta dito, walang kwenta ang mga dahilan yan kung hindi si Kristo ang dahilan. At yun lamang po, mga minamahal, sa pamamagitan noon, magkakamit tayo ng biyaya sa tamang pamamaraan ng ating paghingi at pananalangin sa Panginoon. Sa iba na may mga sakit dito, baka po ang lagi niyong hinihiling ikagalingan, pero ang ipinagkaloob na sa inyo ng Diyos ay yung mahabang pasensya para inyong mapagdaanan ang hirap ng inyong mga sakit. Yun po'y biyaya. Baka ang hinihiling niyo'y makalakad, ay kung ang inyong pagiging hindi makalakad ay tulong sa mga taong na, sa mga taong nag-aalaga sa inyo, yun ang biyaya ng Diyos. Kaya mga minamahal, tama na humiling, pero dapat paghiling na may pagtitiwala sa kung anong kalooban ng Diyos. Yun ang ating hilingin, tulad ng paalaala ng Aral Batanggenyo sa atin, number 110, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Ang sabi doon, ang Diyos bilang Ama, laging mapagmahal, laging umuunawa, at laging nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya naman sa banal na misang ito, mamaya pagtanggap natin kay Jesus sa banal na komunyon, ang inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagtiwalang puso upang sa kabila ng lahat ng aking mga pinagdadaanan, sa dami ng aking mga kahilingan, ako'y mapatuloy na mapuno ng iyong pag-ibig upang lahat ng aking mga ninanais sa buhay ay aking makamtan ayon sa iyong kalooban ng ako ay patuloy na makasamba sa iyo at makapagmahal sa aking kapwa-tao.
para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, sa mga nananalanging apostol kaisa ni Mariyang ina ni Jesus, ang Espiritu at kaming humihiling na kami ay matulungan nawa ng paghahain ito ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa, na kadakilan mo, o sana sa kaitan. Pinagpalang na baririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng mga Grasya, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manangin, sumasalangit ka. Lahat ng masama.
hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pray, hope, and don't worry.
kapangyarihang magpagaling ng mga karamdaman. Pray, hope, and don't worry. Bring espera en un preocuparti. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinanindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng waleng maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas.
Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na po nating ipagawa ang bubong ng ating extension sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito. Makipag-ugnayan kayo sa pamisahan at sa opisina ng parokya para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang atin pong osteria ay isang lugar dito sa pambansang Dambana. Makikita ninyo ito sa may parking B na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito, lalo na ang ating mga pilgrims. Ang osteria ay itinayo bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law of the CBCP at isang requirement para sa pagiging national shrine. Kaugnay po nito, mahigpit na ipinatutupad ang ating kleigo, clean as you go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Pakitapon ng ayos ang inyong mga basura sa tamang basurahan. Gayon din, ipinagbibigay alam na tayo po dito sa loob ng pambansang Dambana ay may malalaking free parking. Kailangan ninyong pumasok sa ating main arch entrance nandito sa bandang likuran para makita nyo ang ating mga free parking at nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Ikaapat, bahagi pa rin po ng ating pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio sa May 25. Sa araw pong ito, tayo ay may isinasagawang free legal consultations. Ano po? Ang free legal consultations ay nangyayari po kasalukuyan sa ating Divine Mercy kaninang alas 9 hanggang mamayang alas 4. Kung kayo ay may mga gustong ikonsulta, may mga abogado po tayong nandyan, pagkakataon ninyo kung may gusto kayong liwanagin at linawin sa inyong mga problema. At gayon din ang ating operation pagbibinata, libreng laser tuli, sa May 24, alas 7 ng umaga hanggang alauna, kayo po'y kinakailangan magpalista dahil ito'y available sa unang 100 kabataang lalaki lamang na magpapalista. At ika-6, sa mismong kaarawan ni Padre Pio, sa darating na May 25, tayo po'y kasalukuyang nagsasagawa ng car raffle program sa halagang 500 pesos na tiket. Kayo may pagkakataong manalo ng mga papremyo at magkakaroon pa ng pagkakataong makatulong sa 23 scholars ni Padre Pio. Panoorin po natin ito. At sa paligid ng simbahan pagkatapos ng misa, para naman sa mga bumili na ng tiket na hindi pa nakapagsosoli ng mga stab at ng mga bayad, ito po'y hanggang ngayong araw na lamang. Sa ngalan po ni Father Oka, ang ating kura paroko-trektor, kami nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Bago po natin gawin ang pagbabasbas at panalangin sa religious articles, atin ding ipapanalangin ang mga may sakit, lalo na ang mga naririto, hindi lamang ang may sakit sa pangangatawan, ganun din sa isipan, sa diwa, at sa kaluluwa, at sa puso. Ama naming makapangyarihan, basbasan mo ang iyong mga lingkod na ngayon ay may dinaramdam. Ang aming mga sakit sa aming katawan, sa diwa at kaluluwa. Bigyan mo kami ng lakas ng katawa at liwanag ng kaisipan, laging ilayo sa lahat ng kapahamakan. At kung iyo pong kalooban sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, kami panumbalikin sa kalusugan kung kami ay mayroong nararamdaman, upang patuloy kaming makadulog, makapaglingkod sa iyo para sa iyong kapurihan at sa aming kabanalan. Basbasan mo rin ang mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog, magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at humiling sa ngalan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagmamalan.